Kayo po ang aming sasambahin. Aming hiling, nawa iyong bigyan. Ikaw ang siyang mabuhay sa puso ng bawat isa sa amin. Karapat dapat ka sa papunit pagsunod. Sa piling mo, gawing inis ang maging puso ng kaliwa. Nakikita ko ang pag-iingat mo, walang katulad ang pag-ibig mo. Ang buhay ko ngayon ay may pagbabago, walang pangamba. Pag-aalala, karapat dapat ka. O Diyos, sa pagsamba, ang pagkupugan sa'yo wala nang iba kagaya.
ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa mga kapatid po nandito ngayon sa ating pong church. At binabati rin po natin ang ating pong mga tagapagsubaybay sa buong Pilipinas, ganun din po sa buong mundo. Naka-Facebook live stream po tayo ngayon sa ating pong preaching. At binabati po natin ang ating pong mga kapatid sa iba't ibang dako dito sa ating pong bansa. Amen. Binabati rin po natin ang kapatid po natin, Sister Ronaldine Monterde, nandiyan po sa May Cavite. At mga kapatid po natin sa ibang bansa, kay Sister Ana, kay Ma'am Ana Reyes ng Australia, kay classmate sa May Bahrain, sa si Brad, si Rogelio Agapay. At sa lahat po ng mga kapatid natin naka-tune in po ngayon, maging po kay Sister Annie Cordova, binabati po natin sa pangalan po ng Panginoon. At sa lahat po ng mga kapatid natin na naka-monitor ngayon sa kani-kanilang mga tahanan through Facebook live stream, hindi man po kayo nakarating dito ngayon, ngunit naniniwala po ako na tayo ay sama-sama sa Espiritu, sama-sama na nagpupuri sa atin pong Panginoon. Amen. Tayo po'y nagagalak sapagkat nandito po yung ating tatlo sa bunga po ng ating radio ministry. Yan po si Sister Marilyn, tapos yung magulang po ni Sister Danica, si Tatay Alfredo, at si Nanay Angelina. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Natutuwa po tayo dahil ang ministry ng radio broadcast ay pinagpapala at marami pong inaabot na kaluluwa. Amen. Marami pong tao na pagpapala nito. At nung nakaraang Sunday, doon po sa gawain po natin sa Paracale, amen, meron din tayong listener from Batubalani at yung mag-asawa yung attend ng panghapon po nating gawain sa Paracale. Purihin po ang Diyos. Amen. Dahil ang Panginoon ay patuloy na tumatawag ng marami pong mga tao na maglingkod, sumamba po sa Kanya. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil bagamat naharap tayo sa tinatawag nating krisis, ngunit hindi po mapipigilan ang kapangyarihan, kaparaanan ng Panginoon because of this crisis. Mas lalo pa nga pong ipinapakita, ipinapahayag ng Panginoon is also a God of crisis. Amen. Kaya nga, when we face different kinds of crisis, we need Christ. Amen. Kailangan sa panahon ng krisis. Amen. Tumayo po tayong lahat sa mga kapatid natin nandito ngayon. At tayo po muna ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Samahan niyo po ako na mag-pray. Taas po natin ang ating mga kamay sa oras na ito. Dakila at makapangyarihang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito, sa tagumpay, sa kalakasan na aming taglay. Minsan pa sa araw na ito, Panginoon, kami po, Diyos, ay naglalaan ng aming buong atensyon. Ang aming puso, ang aming isipan ay aming pong may tuon sa pakikinig ng pangangaral ng iyo pong mga salita. Dalangin ko, Diyos, na ikaw po ang siyang magpala sa bawat isa. Alisin mo anuman pong hadlang. Alisin mo, Panginoon, anuman pong mga bagay na bumabagabag sa isipan ng bawat isa. Sali po, Diyos, help us to give our undivided attention in listening to the preaching of your word. Dalangin ko, Panginoon, ako po, Diyos, ay gamitin mo na maging instrumento upang ang iyong mga salita na meron pong mensahe na kapaloob dito, O Diyos. Gamitin mo upang
lubos na maintindihan ng aming pong mga tagapagsubaybay, aming pong tagapakinig, maging mga kapatiran nandito ngayon, I pray, touch their lives, O God, meet their spiritual needs, at gamitin mo po ang iyong abang lingkod, Panginoon, bilang maging instrumento mo na magsasalita ngayong oras na ito na meron pong authority, meron pong anointing na nagbubuhat sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa dakila at makapangyarihan mong pangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Anak po'y magsabing Amen. God bless you. Malaya na po kayo makakaupo, mga kapatid. Amen. So ang ating pong subject ngayong araw na ito ay napapanahon. At tingnan po natin, mga kapatid, ang sinasabi po ng talatang ito, sapagkat dito po tayo ikot sa subject. 2 Corinthians chapter 1 verse 8. Kita po ba sa screen? Okay. Ang sabi po dyan, "For we do not want you to be ignorant, brothers, about the suffering we experience in Asia." Naka-red letters po, naka-highlight. "We were so crushed beyond our ability to endure that we even despaired of living." Sabi po ni Apostol Pablo, hindi ko ibig na kayo ay maging ignorante, maging mangmang, o maging walang alam, mga kapatid ko, tungkol sa aming naranasan doon sa Asia. Ibig sabihin, meron pong ipinapakita dito si Apostol Pablo na karanasan niya na gusto niyang ipaalam sa lahat ng mga kapatid. Sapagkat ang sabi niya, ayoko kayo ay maging mangmang. Ayoko na kayo ay manatiling walang alam sa kung ano yung aking naranasang nakapigatian o kaya ay ako'y nagbata ng karanasan sa Asia. Anong klase daw po ito? "We were so crushed beyond our ability to endure." Kami ay lubos na dinudurog na higit kaysa kaya naming batahin. "We were so crushed beyond our ability to endure." Ano daw po? "That we even despaired of living." Na kami ay halos nawalan na ng pag-asa sa buhay. Isang statement, mga kapatid, na pagtinihan po natin, statement na may bagay na gustong iparating sa atin si apostol na si Pablo. Bagay na kanyang naranasan nang sabi niya, ako'y nagbata, ako'y nagdanas ng mga karanasan na higit pa kaysa sa aking kakayahan. So tayo po, mga kapatid, meron pong pangyayari, mga pangyayari o maaring magaganap na masasabi nating napakahirap na sitwasyon sa buhay. Isang sitwasyon na katulad na sinasabi ni Apostol Pablo na "we were so crushed beyond our ability to endure." Na para bagang tayo ay lubos na inilulugmok sa isang pangyayari na halos hindi po natin kayang magampanan o matanggap. Nais ko pong mangaral po sa inyo ng subject, mga kapatid, sa umaga pong ito, "When life gets tough." Kung ang buhay ay naging mahirap. Kung ang buhay ay naging, ano sabi po natin, mga kapatid, masalimuot. Yan. Pressure, puno-puno ng pressure. Now, meron pong dalawang meaning ang salitang tough. Yan, para maintindihan po natin mabuti. Ang kinuha po kasi nating meaning ay yung negative. Tingnan po natin, the negative meaning of the word tough means difficult to accomplish. Mahirap na malampasan. Mahirap na mapagtagumpayan. Difficult to accomplish. Ano pa? Difficult to resolve, endure, or deal with. Pag sinabi pong tough sa negative na pagpapaliwanag, mga kapatid, mahirap na kalagayan at mahirap, mga kapatid, na ito ay makayanan. At mahirap na ito ay i-deal, harapin. Yan po ang ibig sabihin ng tough. Kaya kinuha po natin yung negative meaning ng word na tough. When life gets tough, kapag ang buhay ay mahirap,
Kapag ang buhay ay, kumbaga masasabi po natin, nasa isang sitwasyon na hindi natin alam kung ano po yung ating gagawin. Isa pa pong kahulugan ng word na tough ay positive. Strong, not easily or made weaker, defeated or strong and determined. Yung pag sinabing tough, matibay, ang hirap papatid. Ngayon dito po mga kapatid, mapapansin natin, yung isang salita, meron po palang dalawang kahulugan. Amen. Pwede po pala itong maging positibo o pwede maging negatibo. Depende sa ating perception. Depende sa kung paano natin ito haharapin. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, when life gets tough, kinakailangan natin maging tough din. Kinakailangan natin maging strong. Not easily made weak or defeated. Hindi po agad-agad pinanghihinaan, hindi po agad-agad sumusuko, hindi po agad bumabagsak, kundi strong and determined. Pag sinabing determined, talagang pursigito. Determinado. Yan po yung isang kahulugan ng salitang tough. Now, in every situation, your perception will determine your reaction or your action itself. Yan. In every situation, sa bawat sitwasyon, ang ating pananaw, ang ating kaisipan, ang magtatakda kung paano tayo magre-react, kung paano tayo mag-a-action o kikilos o gagawa. So meaning to say, napakalaga ng ating perception. Napakalaga yung ating pananaw sa isang bagay, sa isang pangyayari, upang nang sa gayon, mai-influensyan tayo sa kung paano tayo kumikilos. Yung iyong iniisip ay malaki po ang kinalaman sa kung ano ang iyong kinikilos sa mga panahon ito. Amen. Kung ang iyong iniisip palagi ay negatibo, of course, negatibo rin mga kapatid yung iyong action. Kapag ang iyong isipan ay determinado, kahit mga kapatid may mga kahirapan, ikaw pa rin ay nagpupursige. Why? Yun ang iyong perception. Yun ang iyong nakalagay sa iyong isipan. Kaya hindi ka takataka, bakit may mga taong bagamat naghihirap, pursigido pa rin? At bakit may mga taong naman, pag sa panahon ng paghihirap, bumabagsak na, pinanghihinaan na? Ang determining factor po nun, mga kapatid, ay ang paraan ng kanilang perception. The way they think, kung paano sila nag-iisip. Kaya mapapansin po natin, anong pagkakaiba nito? Parehas lang naman ang sitwasyon. Parehas lang naman nasa kahirapan. Parehas lang naman nasa lockdown. Parehas lang naman na meron pong sitwasyon na tinatawag nating pandemic. Yet, magkakaiba ng paraan ng pagkilos. Ang sagot po dyan, because of your perception. Sa iyong kaisipan. Kaya nga, meron pong famous na quotation. Minsan na po natin itong nagamit. Ang nakasulat po nito, what's your thoughts, they become your words. What's your words, for they become your actions. And what's your actions, for they become your habits. And what's your habits, for they become your character. And what's your character, for they become your destiny. Meaning to say, ang conclusion, ang destination mo ay nakasalalay sa iniisip mo. Pag iniisip mong hindi ka makakarating, definitely hindi ka talaga makakarating. Pag iniisip mo, talo ka na, definitely talo ka na talaga. Pag iniisip mo, hindi ko na kaya, hindi mo na talaga kaya. Pag iniisip mo, talo ka na talaga. Pero mga kapatid, pag iniisip mo, amen, kaya ko ito, mapagtatagumpayan ko ito. Amen, definitely, mangyayari yan. The Bible says, what he thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Very powerful mga kapatid kung ano ang inilalagay natin sa ating isipan. So ang ibig ko pong sabihin, bagamat tayo po ay nasa isang sitwasyon, isang pangyayari na napakahirap, when we are in tough times, we need to realign our perception. We need to realign our thoughts. We need to realign our mind. Kaya sabi ng Apostol Pablo, amen, huwag kayong magsiayon sa takbo ng mundong ito. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Romans chapter 12 verse 2. Sabi po sa verse 1,
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed unto this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Alam niyo po mga kapatid, magkakaroon lang po tayo ng tinatawag nating total transformation, spiritual transformation, kapag na-renew ang ating isipan. Pag na-renew, mga kapatid, the way we think. At salamat, mga kapatid, sa dakilang kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang presensya. When we are filled with the Holy Spirit, hallelujah, nandun ang pag-renew, hindi lang ng ating isipan, kundi kasama ng ating puso. Mahalaga, mga kapatid, yung ating iniisip. Yung iniisip mo magtatakda ng iyong destinasyon. Tinayin po yung ano yung flow, ha? Yung chain, yung reaction. Bantayan mo raw ang iyong iniisip, mga iniisip. Sapagkat yung iniisip mo, yun yung maging bukang bibig mo. Yun yung mga sasabihin mo. Kaya sabi ng Panginoon eh, kung ano ang laman ng dibdib, ano daw po? Yun ang bukang bibig. Matthew 12, binggit niya po yan. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Mula sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Now, sabi po ng quotation, watch your thoughts. Ingatan natin ang ating mga iniisip. Sapagkat ito'y nagiging salita o mga salita. At ingatan natin ang ating mga salita sapagkat ito ay ating nagiging kilos. Ingatan natin yung ating mga kilos sapagkat ito ay nagiging gawi. Ano po yung habits? Nakasanayan, ha? Alam mo, may sabi ng tao, Pastor, hindi na ako bago. Ito na ako eh. Sanay na ako sa ganito. No, mga kapatid, I don't believe that. Why? It's a matter of thoughts. It's a matter of perception. Diniktaan mo na yung sarili mo na ganyan ka na, kaya talaga hindi mababago. Pero when you renew your mind, pagka nagpasimulang magbago ang iyong isipan, definitely mababago ang buong kwento sa buhay mo. Ang sabi, watch your habits for they become your character. Bantayan mo ang iyong gawi sapagkat yan ay nagiging character, ugali. Mula dun sa gawi, sa nakasanayan, ito ay nagiging ugali. At bantayan natin ang ating ugali sapagkat ito yung nagiging destinasyon. Amen. Ganun po ka-powerful, mga kapatid. That's why, in every situation, your perception will determine your action or your reaction. Sa bawat sitwasyon, mga kapatid, the way we think, alam niyo po yung battleground ng tao? Ang real battleground ng tao, yung isipan. Amen. Sa yung isipan pa lang, pagka ikaw nagtagumpay, definitely magtatagumpay ka. Pero sa yung isipan, mga kapatid, pag sinabi mong, talo na talaga, mga kapatid. Ito yung battleground nandito sa ating isipan. Kaya nga, dapat natin itong pinaparenew. Amen. By the renewing of your minds, sabi mga kapatid, Apostle Pablo, be not conformed to this world. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Kundi mag-iba kayo. Be ye transformed. Ang transformation ang nangyayari kapag nagkaroon ng renewal ng ating mind. Alati magsabing praise the Lord. God can use a bad situation into a good testimony. Praise God. Kayang gamitin ng Diyos ang pangit o kaya ay hindi mabuting sitwasyon patungo sa isang mabuting patutuo. Napakarami na pong pangyayari. There are many testimonies and experiences tungkol po dyan sa binanggit kong yan. God can use a bad or negative situation into a good or positive testimony. Kayang gamitin po yan ng Panginoon. I need to say, yung bagay pala na negatibo sa buhay po natin, pwede po pala maging positibo yan. Praise God. Sabi ko nga mga kapatid, kausap po kahapon yung principal po ng Abit College dahil tumawag po si Ma'am Ana, Pastor, available po ba kayo ngayong hapon? Pwede po bang pakipray nyo yung kami pong ano roon, yung farm cafe na bubuksan para bago po namin simulan yung business na ipag-pray. Dinagkwentuhan po kami mga kapatid ng principal
Sinirang ko siya ng Word of God. Sabi ko sa kanya, Sir, ako po'y nakahanda na kung ano po ang maitutulong ko po sa mga estudyante regarding po sa spiritual aspect. Ang ganda po ng aming pong sharing, mga kapatid. Sabi ko po sa kanya, na-share ko sa kanya, Sir, during lockdown, kasagsagan po ng lockdown, ang tanging makikita nyo ng mga kapatid, mga mananampalataya, mga pastor na araw-araw nasa labas, nagpipray sa mga checkpoint areas, yung grupo namin. Amen. Why? Sabi ko po, doon ko nakita na negatibo yung sitwasyon. Nasa pandemic, natatakot ang napakaraming tao because of that situation. Amen. Pero ginawang positibo ng Diyos sa part, amen, na nag-response, amen, upang magpagamit sa gawain ng Panginoon. Pumupunta kami, mga kapatid, sa mga checkpoint areas to pray for our frontliners, mga men in uniform na nagbibilad sa lansangan. Why? Sapagkat alam po namin, napakalaga ng prayer sa kanila sapagkat sila po ay babad araw-araw sa labas. Kaya hindi po katakataka, mga kapatid, nag-evaluate kami. Sabi ko po doon sa team, sa group, purihin ang Panginoon, all the glory belongs to God. Bakit po? Sa ating probinsya, hindi po ganun kalala. Meron pong pa ilan-ilan na nagkakaroon po ng case. Pero makikita natin ang kapangyarihan at pag-iingat ng Diyos sa ating lalawigan. Why? There are spiritual frontliners, mga kapatid, hallelujah, na nagpapagamit. Bagamat nandun po yung negatibong sitwasyon, ginamit po ng Diyos na ito po ay mabuting patutok. At napagandang bagay, mga kapatid, because of this COVID-19, because of this pandemic, amen, nagkaroon po tayo ng slot sa radio, amen, na tayo po, mga kapatid, ay araw-araw nakapagtuturo sa ipapawid. Naging boundless tayo, mga kapatid. Naabot po natin yung 12 towns, yung 282 barangays through air ministry, through radio broadcast. Hindi man po ako physically makarating sa mga barangay na malalayo, pero mga kapatid, sa pamagitan ng radio broadcast, yung 282 ng ating barangay, ng ating lalawigan, amen, ay naabot ng salita ng Panginoon. God can use a bad situation into a good testimony. Hindi po natin masasabi, mga kapatid, totally na pinaghirap ka, pinagkulang ka lang Diyos. Meron nga nagtitestimony, Pastor, nakaipong kami isang sakong bigas. Bakit po? Sunod-sunod yung mga, tawag ito? Relief operation. Sunod-sunod yung mga ayuda. At alam niyo, mga kapatid, during this pandemic, marami pong lumabas ng mga Good Samaritan. Marami po, mga kapatid, ng mga tao na nag- extend ng kanilang tulong sa kanilang kapwa. There are many good things happen during this pandemic. Amen. Huwag nating i-highlight yung mga negatibo. Bakit? Mas maraming positibo at magandang bagay na ginawa ang Diyos sa bagay po sa panahon natin ito. And I do believe God can use a bad situation into a good testimony. Marami pong tao ngayon bukas sa salita ng ating pong Panginoon. Amen. Pag kinakausap ko, mga kapatid, sinisingit ko yung salita ng Panginoon. Maya-maya, mga kapatid, nag-open up sila. Amen. At sila, mga kapatid, wala talaga magagawa. Sinasabi nila, talagang kailangan natin ang Diyos. Kinakailangan natin ang kalakasan ng pananampalataya. Therefore, God can use a bad situation into a good testimony. Napakarami pong patutuo, mga kapatid. Pag iginader natin, inipo natin, napakaraming patutuo. Kaya nga, yung isang salita, yung word na tap, dalawang kaulugan, positive or negative. Now, it's up to you. Pag may dumating na pangyari, Mr. Delia, it's up to you. How would you deal doon sa sitwasyon na yun? Pag nandun yung tough days in your life, you need to be tough also. Kung mahirap ang sitwasyon, dapat maging tough ka rin. Anong ibig sabihin tough? Napaka-positive, maging matibay ka rin. Pag sinabi po kasing tough, may, yung kumbaga sa lubid, hindi napapatid. Amen? At tinan po yung situation, mga kapatid. Diba, God can use a bad situation into a good testimony. Example, si Jose. Diba si Jose, pinagmalupitan ng kanyang mga kapatid? Sa papanong paraan. Pinagkaisahan si Jose. Sa 12 magkakapatid, wala po siyang akampi. Naku, nakakalungkot yun.
silang lahat nagkaisa upang siya ay gawan po ng masama. Sa papalong paraan, kinaingitan siya, una, inihulog sa balon na walang tubig at tinangkang patayin. Pero ang Diyos nag-intervene, hindi po naganap, hanggang sa mismo mga kapatid niya, ipinagbili siya sa Ehipto o sa mga mangangalakal hanggang sa dinala doon sa Ehipto. Pagdating sa Ehipto, naging alipin doon. Pero tandaan nyo, kapag kasama mo ang Diyos, kahit saan ka dalhin, kahit ikaw mga kapatid ay sabihin natin katulong sa isang lugar, sa isang pamilya, hindi natin may tuturing na mababang kalagayan niyan. Si Jose naging katulong. Pero sabi ng Biblia, dahil sa kasama niyan Diyos, lahat ng gawin ng kanyang kamay ay pinagpapala. Amen. Doon natin makikita mga kapatid, sasamahan ka ng Diyos kahit saan ka magpunta as long as na ikaw, amen, ay matapat sa harapan ng Panginoon. Dinala siya sa Ehipto. Pinagbili ng mga kapatid. Nung nandoon, matapat na naglilingkod. Imagine ha, lahat ng ginagawa niya, nagpa-prosper, pinagpapala. Pero sa kabila noon, nakulong si Jose. Ay po si Jose naging ex-convict. Pero it doesn't mean, kung ikay nakulong, hindi ka na magagamit ng Panginoon. Hindi po ganun. Naging ex-convict si Jose. Ang problema lang, siya po ay nakulong na walang due process. Walang paglilitis na nagawa, hinatulan siyang guilty beyond reasonable doubt, ikinulong. Wala pong paglilitis na nangyari. Pero again, kahit sa kulungan, sinamahan siya ng Panginoon. Ano po mga kapatid, sa kulungan, ginawa siyang mayor ng Diyos. Naging mayor doon. Kumbaga, kung nandun si baby ama, siya yung ginawang mayor doon ng Panginoon. Yung mga kapatid, yung favor ng Panginoon. Maraming hindi magagandang pangyayari sa buhay ni Jose. Pero mga kapatid, tinatapatan ng Diyos ng mabuting patutuo. There are no testimonies without a test. Lahat ng testimonies, lahat ng mga patutuo ay meron pong mga pagsubok na pinagdaanan talaga. Hanggang sa dumating ang panahon, nakalaya si Jose at siya po'y ipinomote ng Panginoon. Ito yung proseso. Isang din natin maunawaan yung proseso eh. Sabi ko nga minsan, ang Diyos pag nagbigay sa atin ng vision, maganda. Ganda nung, ano ba, dreams, vision. Ang ganda mga kapatid. Pero ang hindi pinakita sa atin ng Diyos, yung pagdadaanan muna natin bago natin makuha at marating yung vision. Yun minsan ang conflict eh. Para baga sinasabi sa atin ng Panginoon, anak, mag-focus ka doon sa ipinakita ko sa iyo. Ano man ang iyong pagdaanan, tumuloy ka lang. Bakit? Doon ka makakarating. Yun po kasi mga kapatid yung ating loopholes. Na hindi po natin alam yung prosesong pagdadaanan natin bago natin marating yung vision na yun binigay ng ating Panginoon. Now ang point, si Jose, napakarami pong struggle na pinagdaanan. Tough times talaga. Pero ipinomote siya ng Panginoon. Amen. Ang Diyos po ang nagpo-promote, mga kapatid. Maaaring marami kang pinagdaanan pagbagsak. Hindi lang siguro isa, dalawa, tatlo na mga failures. Pero mga kapatid, out of the failures and weaknesses, God is able to raise you up. God is able to promote you. Amen. Kaya ng Diyos yan, mga kapatid. Regardless, kahit ano yung nakaraan mo. Si Jose, di ba mga kapatid? Naging ex-convict, nakulong. Pero mga kapatid, pag binasa po natin ang Bible, siya po ay naging governor of Egypt. Next to Pharaoh, pangalawa sa hari. Ipinomote siya ng Diyos. Amen. Na pangalawa sa pinakamataas doon sa Ehipto. Kahit po siya ex-convict. Amen. Yun po yung favor ng Panginoon. Ano pong gusto kong sabihin sa inyo? Hindi po hadlang, hindi issue ang iyong nakaraan para gamitin ka ng Diyos. Para pagpalain ka ng Diyos. Ano man ang iyong pinagdaanan, as long as na ikaw mga kapatid, hallelujah,
ay ikaw po'y tumatayo sa harapan ng Panginoon, amen, na may pagtanggap anuman ang nangyari sa buhay mo, kinikilala mo ang Diyos na makapangyarihan, tandaan mo, kaya kang pagpalain ng Panginoon, kaya ka pa rin gamitin ng Diyos, regardless of your past. Nung siya'y pinunod ng Panginoon, akala nung mga kapatid niya, patay na siya. Nabasa niyo po ba mga kapatid yung kwento po ni Jose? Akala nung mga kapatid niya, patay na siya. Nung pinatawag niya, tapos nandun po yung bunso, si Benjamin, kinakausap niya ngayon, nandun sa lamesa. Habang in-interview niya, may part doon na siya po'y umalis. Habang nagsasalit, umalis siya. Bakit? Umiiyak siya. Hindi siya nakilala ng mga kapatid niya. Naginamos lang siya, mga kapatid. At nung siya'y nagpakilala na, nagulat po yung mga kapatid. Dahil sa akala nila, patay na yung kanilang kapatid, pero buhay na buhay pala. Natakot sila, bakit? Baka sila ibalikan at gawa ng masama. Ito po yung sabi po ni Jose. O ni Jose. Genesis chapter 50 verse 19. At sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Diyos? Kasi takot yung mga kapatid niya. Nako, patay tayo ngayon sa kapatid natin. Gagantihan tayo nito. Babalikan tayo nito. Ganun sabi ni Jose, nasa kalagayan ba ako ng Diyos? Anong ibig niya sabihin nun? Hindi ako judge. Kasi ang Diyos lang ang pwede humatol eh. Nasa kalagayan ba ako ng Diyos? Ito po yung sunod statement. At tungkol sa inyo, yan, mga kapatid niya, kausap niya, ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Sa inyo, masama yung ginawa niyo sa akin. Pero sabi niya, ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming tao. Sa inyo, masama ang ginawa niyo sa akin. Pero yung masamang ginawa niyo sa akin, ginawang mabuti ng Diyos upang iligtas ang buhay ng maraming tao. Yun pala yung kaparaanan ng Diyos upang si Jose ay dalhin sa Ehipto at siya'y ipromote ng Diyos, mga kapatid. Maaring hindi lang natin minsan maintindihan at maunawaan ang mga prosesong pinagdadaanan natin bago dumating ang promotion. Pero gusto ko pong sabihin siya, humawak alang sa Panginoon. Amen. Huwag kang susuko, mga kapatid. Patuloy na magtiwala at manampalataya sa Kanya. God is able to promote you. God is able to bless you. Amen. E po mga kapatid, sa inyo, inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Pero yung kasamaan na plinano nyo, ikinonvert ng Panginoon, in-divert ng Panginoon into a good testimony. Gusto ko pong sabihin sa inyo, meron mang mga nagpuplanong masama laban sa iyo, kayang gamitin po yan ng Diyos. Amen. Nakabutihan para sa inyo sa bandang huli. Amen. Don't be afraid. Huwag ka matakot, mga kapatid. God is on your side. And if God be for you, if God be for us, who can be against us? You are more than conquerors through Him that loves us. Higit ka pa sa mananagumpay, mga kapatid, kung naintindihan natin yung ating posisyon, yung ating kalagayan, since na tayo naglilingkod sa Panginoon, there is nothing to worry. There is nothing to fear. Hallelujah! As long na ang Diyos ay nasa panig natin, as long as ang Diyos ay kasama natin, hallelujah! There is nothing to fear. Pakal nga po natin ang ating Panginoon. When life gets tough, ano pong gagawin natin? We need to be more tougher. Kung buhay po mga kapatid ay mahirap, mas lalo po tayo dapat maging matatag. Amen? Hindi po mga kapatid, dahilan yung hirap para sukuan natin. Ang kahirapan, ang mahira o mabigat na sitwasyon sa buhay natin ay disenyo para tayo pagpatibayin. Ang isang puno, mga kapatid, pag yan ay hinahampas ng malalakas na hangin, nauuga yan. Pero yan yung paraan para mas lalo po mag-penetrate ang ugat niya sa ilalim. Minsan yung bagyo ng pagsubok na dumarating sa atin, akala po natin ang purpose pabagsakin tayo. No! Mas lalo tayo dapat maging rooted, maging matatag, mga kapatid, sa ating pong buhay
at paglilingkod sa Panginoon. When life gets tough, we need to be more tougher. Why? You are stronger than you could ever imagine. Sabihin mo nga sa katabi mo, malakas ka, higit pa sa iyong iniisip. Pag nakaramdam ka, hindi ko na kaya, nahirapan ako. Humarap ka sa salamin. Huwag ka lang magpakita pag may tao. Sir Grace, pag medyo na ang sito, hindi ko na kaya. Isang napapayak na lang tayo, humarap pa sa salamin. Basta walang salamin. Kunin mo yung cellphone mo. Sige, ang selfie mo eh. Humarap ka dyan sa... Sabi mo sa kanya, kaya mo yan! Mas malakas ka pa kaysa sa iyong iniisip. Minsan wala pong mag-encourage sa'yo eh. Di ba? Amen. Pumunta ka dun sa kaibigan mo, imbis na encourage ka. Nasabihin pa sa'yo, yan, nakuha mo na. Madala ka pa. Kung kailan naghanap pa ng encouragement, mga discourage pa yung napuntahan mo. Kung wala ka maapuap na encouragement, encourage yourself. Amen. Down ka na nga, itadown mo pa yung sarili mo. Di ano lang sitwasyon niya? Nahirapan ka nga, papahirapan mo pa yung sarili mo. Encourage mo sarili mo, kaya mo yan. Amen? Amen. Palakpan nga natin ang ating po Panginoon. You are stronger than you could ever imagine. Mas malakas ka pa kaysa iyong iniisip. Amen. Ang natin magsabi, praise the Lord. Nakaka-bless ang Panginoon, mga kapatid. Tingin po itong quotation na ito. The challenge in front of you is an indication of the power within you. Nakaka-bless po itong quotation na ito. Pag in-analyze po natin, ang hamon na nasa harapan mo ay patunay lamang ng kapangyarihan na nasa sa iyo. Yun po ang ibig sabihin nun. Amen? Kaya kung masyadong malaki yung hamon na dumarating sa buhay mo, ibig sabihin, ganun yung power na nasa loob mo. Ano yung power na yun? Hindi kilig-kilig power, ha? Ano yung power na yun? Power to succeed. Kapangyarihan para makapagtagumpay. Kapangyarihan para malabanan ang lahat ng ito. Kaya mga kapatid, the more challenge, ibig sabihin kung napakarami pong hamon, problema ang pinagdadaanan, ibig sabihin ganun ka pala katatag. Ganun pala mga kapatid, ka-powerful sa loob mo. Mga kapatid, nakaka-bless mga kapatid. Meron pong talata sa Biblia, 1 Corinthians chapter 10, hindi tayo binigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Kaya nga the more na maraming pagsubok na binigay, ibig sabihin, ganun ka katibay, ganun ka katatag. At hindi mo dapat sabihin, Panginoon, hindi ko ito kaya, bakit ganito ang dami? No! Nakita ng Diyos, ganun ka katatag, kaya ganun din karami yung problema dumarating. Praise God! Hindi ba dapat magpasalamat ka? Na sa dami ng problema pinagdadaan mo, ibig sabihin mga kapatid, ganun katiwala ang Diyos sa'yo na kaya mo yan sapagkat ganun yung kapangyarihan nasa loob mo upang makapagtagumpay ka. The challenge in front of you is an indication of the power that power within you. Power to succeed. Amen. Power to conquer. May kapangyarihan mga kapatid upang mapagtagumpay. Kaya nakaka-bless mga kapatid. Amen. When life gets up, we need to be more tougher. Di po ito sinabi ng Apostol Pablo. 2 Corinthians chapter 4, verse 8. We are experiencing trouble in every side. Nakarasa po ba tayo niyan? Trouble sa bawat side? Ano yung side na yun? Left, right, front, back. Si Pablo hindi nakaligtas. We are experiencing trouble on every side. But are not crushed. Na trouble sa bawat side, ha? Pero hindi nadurog. Amen? We are perplexed, but not driven to despair. Perplexed talagang inilipit ng gusto, pero hindi po. Amen. Hindi. Ay po mga kapatid, sayang, ang isang taong determinado, hindi mo yung mailulugmok. Ang isang taong positibo, hindi mo yung mawawasak.
the more na pinipilit mo siyang wasakin, sa'yo po bumabalik yan. Si Paul, mga kapatid, we are perplexed but not driven to despair. We are persecuted. Kami ay pinag-uusig. Unang inusig sila, mga kapatid, ang Panginoon una, sunod ang mga alagad. Kaya yung pag-uusig sa atin, normal yan. Pag sinabi mo sa akin, Pastor, ne, hindi muna ako mag-church, bakit grabe ang pag-uusig sa akin? Mga kapatid, pinagdadaanan talaga ng mga mananampalataya. Si Paul sabi, we are persecuted but not abandoned. Pinag-uusig pero hindi kami pinabayaan. Ano ba? We are knocked down. Akala natin ganun katibay si Paul. Bumagsak din si Pablo. Nagdapa din si Pablo. Alam mo mga kapatid, bawat tao nakikita natin matatag, matibay, malakas, nakaranas din po yan ng pagbagsak. May kahinaan din po yan. Kahit po yung mga iniidolo mga superhero, si Superman ang lakas pero may kahinaan din yan. Ano kahinaan niya? Kryptonite. May mga kahinaan mga kapatid. Walang matibay, walang malakas o matatag na tao, mananampalataya na wala pong kahinaan. Meron pong kahinaan. Si Paul ay sabi, we are knocked down. Pero nagtapos ba siya roon? Lahat tayo minsan nadadapa, bumabagsak. Pero huwag ka doon magtapos. If you feel you are knocked down, sabi ko nga, di bali nang ma-knockdown ka, huwag ka lang ma-knockout. Amen. Amen. Meron pong isang boksingero, ang pangalan po ay si Javes. Sa kanila pong labanan, ilang beses po siyang bumagsak. Pero, sa huling round, siya po yung dineclare na panalo. Bakit po? Napatulog niya yung kanyang kalaban. Siya ilang beses bumagsak. He knocked down many times. But the good thing is, hindi po siya na-knockout. At the end of the sports, yung kalaban niya ang na-knockout. Minsan sa atin mga kapatid, ang ginagawa po ng Diablo, ilang beses kang pinapabagsak. Ngayon, as lakas-lakas mo, ang sigla-sigla mo, pakuwi mo, papabagsakin ka na naman. Ang ganda ng message ni Pastor, ngayon dito ka na naman, ikaw talaga. Diba? Pinapabagsak ka mga kapatid. Tapos po, ando na naman lakas, papabagsakin ka na naman. Pero at the end of the story, tanda natin, si Satanas ay knockout na. Hindi na pwedeng mapago ang sitwasyon o destinasyon niya. Siya ay papunta sa impyerno. Yun ang kanyang destinasyon. Tayo mga kapatid, huwag tayong papayag, amen, na tayo po ay magpapadala sa kanyang sulsol na hindi tayo magpatuloy sa Panginoon. Amen. Magpapatuloy tayo sa Panginoon. Despite of failures. Si Paul sabi niya, we are knocked down but not destroyed. Hallelujah. Kung mga kapatid, yung perception. Maari meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay na hindi mabuti. Pero huwag tayong tumigil doon. Ito yung statement ha. We are experiencing trouble on every side. Pinapayag niya yung kanyang sitwasyon. Pero sabi niya, but we are not crushed. Sa bawat sitwasyon, meron siyang sinasabing but. Pero, ang ibig sabihin, kahit meron pong negatibo, huwag tayong mga kapatid titigil doon. Sasabihin pa rin natin ang positibong bagay. Maaring tayo po ay nahirapan, but we are in the Lord. Amen. We are serving a great God. We are serving a great provider, mga kapatid, na pwedeng mag-provide sa lahat ng ating pong mga pangangailangan. Halati magsabing praise the Lord. When life gets tough, tinan po natin itong 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 10. Tingnan natin. Yun po yung ating text, ano? Sabi po ng verse 8, hindi namin ibig na din ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapigatian na naranasan namin sa Asia sapagkat lubha kaming nabigatan nang higit sa aming kaya. Ano pat kami ay nawalan ng pag-asang pabuhay. Sa sobrang hirap na kanilang pinagdaanan, sabi ng Apostol Pablo, nawalan na kaming pag-asang mabuhay. Parang sinasabi niya, kamatayan na namin ito, katapusan na namin ito. Yung naranasan nila sa Asia. Now, tingin po ha, when life gets tough, number one, doon po sa verse 8 na binanggit niya,
halos mawala na kami ng pag-asang mabuhay. Ito po yun. Kapag na tayo po'y nakaranas ng kahirapan sa buhay, when life gets up, ito po yung una, don't lose your hope. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag mawawala ang iyong pag-asa. Sabi ng pilosopo, pastor, yung pag-asa lumalabas lang pag may bagyo. Iba yon. Don't lose your hope. Si Paul sabi, yung hirap namin naranasan, halos mawala na kami ng pag-asang mabuhay. Ano yung ginamit ng term? Amen. Ano pat kami ay nawala na ng pag-asang mabuhay. Amen. In that situation, una nating tatandaan, don't lose your hope. Huwag mawala ang iyong pag-asa. What does it mean? Patuloy kang umasa. Amen. Bigyan mo ng lakas yung sarili mo. Bigyan mo ng pag-asa yung sarili. Don't lose your hope. Verse 9. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol sa kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Para bang in-accept na nila Paul, talaga mamamatay na kami. Wala na. Hindi namin ito kaya pigilan. Pero mga kapatid, sabi po lang verse 9, upang kami ay hindi magtiwala sa sarili namin kundi sa Diyos na bumubuhay ng mga patay. Pangalawa mga kapatid, dapat nating tandaan, when life gets tough, put your trust on God. Diba sabi ni Apostol Pablo, upang hindi kami magtiwala sa aming sarili kundi sa Diyos na bumuhay ng patay. Therefore, when life gets tough, put your trust on God. Ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Number verse 10. Siya na nagligtas sa amin mula sa kakilakilabot na kamatayan at patuloy na magliligtas. Sa kanya ay ilalagay namin ang ating pag-asa na muli niyang kami ililigtas. When life gets tough, He will deliver you. Praise God. Ililigtas ka niya. Sa panahon ng kahirapan, tandaan mo, kaya kang iligtas ng Panginoon. Amen. Lahat yung magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Kaya kang iligtas ng Panginoon. Tingnan po yung binanggit dito sa verse 10. Siyang sa amin nagligtas, magliligtas, at ililigtas. Ito po yung gusto ko sabihin sa inyo. Yung deliverance ng Panginoon, it covers yung buong time sa buhay natin. Ano yun? Your past, present, and future. Ang pagliligtas ng Panginoon, hindi lang po sa iyong nakaraan, kundi sa iyong hinaharap, sa iyong present life, and then sa iyong future life. Ganun po ang pagliligtas ng Panginoon. He will deliver you. So when life gets tough, amen, He will deliver you. God will deliver you. God will save you. When life gets tough, always remember that God's grace is sufficient. Tandaan po natin yan. Minsan tayo po yung nagpapanik, anong gagawin natin, ganito, ganyan. Marami pong mga bagay na pwedeng mag-create ng alalahanin sa isip natin. Pero tanda natin, sa sitwasyon ng ganon, lagi nating tatandaan na ang biyaya ng Diyos ay sapat. Sapat ang biyaya ng Diyos. Nung si Apostol Pablo, mga kapatid, binigyan ng mga revelation ng Panginoon. Alam po, si Apostol Pablo dinala po sa paradise eh. Siya po mga kapatid ay ipinakita sa kanya ng Panginoon yung itsura, mga kapatid, ng paradise. Nasabi nga ng Apostol Pablo, hindi pwedeng saisahin, hindi pwedeng banggitin yung mga nakita niya roon. Grabe yung revelation ng Diyos sa kanya. Pero, sa kabila ng revelation na meron siya, ang sabi po mga kapatid, binigyan po siya ng Diyos ng tinik sa laman. Ano po kayang tinik sa laman ito? Makahiya kaya ito? Tinik pa kaya ito ng kalamansi? Tinik kaya ito ng lukban? Tinik kaya ito ng huyo? Ano kaya itong tinik na ito? Binigyan siya ng tinik sa laman. Nang tinik sa laman na ito, ang sabi po mga kapatid, ito ay
tagapagpaalala sa kanya upang huwag magmalaki, huwag magmayabang. Ang ibig pong sabihin, tandaan niyo po ito mabuti. Kahit sino po yung kaharap natin, napakatalino man tao, talented man na tao, meron pa rin yung weakness. Meron pa rin po yung failures. Yun pa sabi ng Panginoon. Mahalin na ang tingin natin sa isang tao, nasa kanya ng lahat. Yung parang kanta ni Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Maaaring ganun tingin natin sa ilang tao. Kung maaaring may makarap tayong ganung tao, pero tandaan natin, meron pa rin po yung weakness. Katulad ng Apostol Pablo, napakaraming revelation binigay sa kanya ng Panginoon, pero binigyan siya ng tinik sa laman, thorn in the flesh. Ang purpose noon, para hindi siya magmayabang, hindi siya magmalaki. Amen? Dahil doon sa kapintasan ni Paul, nag-pray siya 3 beses, Lord, pwede po bang alisin niyo itong aking kapintasan na ito? Yung tinik sa laman ito, pwede bang tanggalin mo ito, Panginoon? Ano po ang sagot ng Panginoon sa kanya? 2 Corinthians chapter 12, verse 9. O, verse 8 muna. Tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito, na lumayo sana ito sa akin. Verse 9. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Ang ibig sabihin, hindi ko yan tatanggalin. Alam niyo po, may mga prayers tayo na ang sagot ng Diyos hindi. Kapag ang sagot ng Diyos ay hindi, ibig sabihin, meron siyang higit na inianda para sa iyo. Kaya huwag kang magtampo. Amen? Minsan kasi mayroon tayong prayer na ipinagpipilitan natin. Alam mo yung prayer na pinagpipilitan, parang gusto mong pilipitin ang kamay ng Diyos. Lord, hindi kayo ganito dapat, Lord. Sabi ko, binabararian mo na ang Panginoon. There are times na ang ating prayer, ang sagot ng Diyos, no. Yeah. 3 beses si Paul nag-pray, Lord, tagalin mo nga itong kapintasan kong ito. Ang sabi ng Panginoon, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Ang ibig sabihin, hindi ko yan tatanggalin. Pero, hindi ibig sabihin, hindi ka na magtatagumpay. Sinasabi ng Panginoon, kahit may kapintasan ka, kahit may kainaan ka, kahit may mga nakaraan kang hindi mabuti, ang biyaya ko sapat sa iyo para magtagumpay ka. Ang biyaya ko sapat sa iyo para pagpalain kita. Amen. Yun ang sinasabi niya kay Paul. Ang sabi dito, mga kapatid, tuloy ko po yung verse 9. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapagkat, ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. What a good statement. Ang kapangyarihan doon po ng Diyos nagiging sakdal. Pag sinabing sakdal, perfect. Kailan? Sa kahinaan. Meaning to say, kapag ikaw ay nasa kahinaan, doon nagiging perfect ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Ito pang sabi ng Biblia. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Verse 10, kaya nga, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna. Ay po, sakuna? Yung trahedya? Ang gusto ko sabihin ni Paul, itong ganitong pandemic, itong crisis, ako'y nagagalak. Why? Ito po sabi niya, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. For when I am weak, then I am strong. Kung kailan ako mahina, sabi po yan, doon ako malakas. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, kapag ito yung ating pananaw, amen, walang makikitang butas ang kaaway sa atin, sapagkat kung saan kailan ka mahina, nakala ng Diablo siya ay ka-atake sa iyo. Pero sabi ng Biblia, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. For when I am weak, then I am strong. Hallelujah. Bakit? Dahil sa kalakasan nagbubuhat sa ating Panginoon. God's strength is made perfect in weakness. Lahat ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord. When life gets tough, we have a reason to celebrate. Meron tayong sapat na dahilan upang magsaya, magalak o magdiwang. Bakit po? 1 Corinthians chapter 15, verse 57. Last verse po ito na babasahin ko. But thanks be to God, which giveth us
the victory, hallelujah, through our Lord Jesus Christ. We have a reason to celebrate when life gets tough, hallelujah. Kapag meron pong mga iba't ibang sakuna o trahedya, problema, kabigatan, kahirapan na ating napagdadaanan, meron tayong dahilan upang magsaya, meron tayong dahilan upang mag-celebrate. Why? Sapagkat ang sabi ng Biblia, thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Meron pong pagtatagumpay sapagkat tayo ay na kay Kristo. Amen. We have a reason to rejoice. We have a reason to celebrate. Hallelujah. Because we are victorious in the name of the Lord Jesus Christ. Tayo ay mananagumpay. Hallelujah. Hindi ginamit yung word na success. Ang ginamit na word ay victory. Hallelujah. Sapagkat ang totoong pagtatagumpay ay nagbubuhat sa ating Panginoon. Amen. Kaya dapat tayo magpasalamat. Meron ba tayong mga kabiguan? Meron ba po tayong mga mahirap na pinagdaanan sa buhay? But mga kapatid, dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Sapagkat siya po ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay through our Lord Jesus Christ. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Blessed be your name, blessed be your name, blessed be your name. Hallelujah. Come on. Let us worship the Lord. Hallelujah. Sa mga kapatid po namin na nasa kanilang tahanan na nanonood ngayon, malayan niyo po kaming sabayan na magpuri sa Panginoon. Nararamdaman ko ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. I feel the power of the presence of God in this place. Amen. Maaaring ko ay naparito na maraming dala-dalang kabigatan. May mga mabibigat na sitwasyon sa buhay mo. Kapatid, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, come on, church. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless your name, bless your name. Oh, purihin ka, Panginoon. Ang pag-iig. Yes, oh God. Walang katulad. Taas mong iyong kamay. Iyong umong iyong ulo. Pigit mong iyong mga mata. Ang pag-ibig mo. Hallelujah! Ang buhay ko. Walang dahilan para mag-knockout. Walang dahilan para pag-inanagob. Ay may pagbago. Hallelujah! Kung nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon, huwag kang mahiya mga kapatid na lumapit sa Diyos. Huwag mong ikaya-iyak sa Panginoon ang bigat na iyong nararamdaman. Karapat ka. O, matagpuin mo kami, Panginoon. O Diyos, sa pagsamba. In every bad situation, God can use into a good testimony. Tingnan mo naman ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Huwag mo lang tingnan ang mga negatibo. Huwag mo lang tingnan ang kawalan. Huwag mo tingnan ang kahirapan. Tingnan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan mo ang mga patotoo na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Come on, church. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon! Patuloy ka namin sasambahin, O Diyos! Ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos, Panginoon na mabuti! Hallelujah! 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 Yes, O God! Oh! Hallelujah! Hallelujah! Sige, manalang mapurihin ang Panginoon! We have a reason to celebrate. Meron tayong dahilan para magsaya. Hallelujah, when life gets tough, always remember that God's
Hallelujah! Hallelujah! Jesus, hawakan mo sa'yo. Purihin ka ang Diyos. Puspusin mo kami, Panginoon, ang iyong Espiritu. Wala na with your mind! With your mind! Baguhin mo ang aming isipan, Panginoon! Baguhin mo ang aming puso! Baguhin mo ang aming mga pananaw! O Diyos, sa pag- Hallelujah! Yes, hallelujah! Sa inyong mga nanonood, sa inyong mga tahanan, purihin ninyo ang Panginoon! Sabay ng Panginoon! Hallelujah! Yes! Ang Panginoon ay nangungusap sa iyo ngayon. Maaaring marami kang dalagalang kabigapan ngayon. Maaaring maraming struggle sa buhay mo. Maaaring ang iyong isipan ay nasa kaguluhan. Sa iyo ibigay. Yes, oh God, katagpoy mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa oras na ito. Bless us today, God, by your Spirit. Touch our hands, touch our hands, O Jesus. Yeah, magnify your name, magnify your name. We bless you, Lord. We bless you, Lord. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Bless your name, bless your name, bless your name. Hallelujah! Hallelujah! Come on, worship Him. Sabay mo ang Panginoon. Bigyan mo ng papuri. Bigyan mo ng karangalan ng Diyos. Amen. Ngayon po ang aming sasabay. Like Apostle Paul said, we are troubled on every side. Ikaw, hallelujah, but not sa puso ng bawat isa sa amin. Karapat ka man, kapatid, sa sitwasyon ng buhay. Muli bisigan niyo sa inyo upang ikaw ay sirain. Ito'y kapangalan ng Diyos upang ikaw ay pagtibay. Nakikita ko. Hallelujah! Ang pag-iingat mo. Kausap mo ang Panginoon. Walang katulad. Heart to heart. Come on. Ang pag-ibig mo, ang buhay ko ngayon ay may pagbabago. Walang pangamba. Pag-aalala, karapat-dapat ka. O Diyos,
sa amin.
dapat dapat ka sa buong ating damin, hulawain ang message ng awit na ito, mga kapatid. At ginugunita natin ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Mga patutuo kung paano ka iningatan ng Diyos, paano ka niya pinagpala. Salamat, Diyos. Pag-aalala, salamat. Kadapat-dapat ka, Panginoon. Imbitahan natin, mga kapatid. Amen. Ang presensya ng Diyos na dumaloy sa ating buhay, na irinyo ang ating isipan, irinyo ang ating puso. Come on, church. Na mabagong para tayo, mga kapatid, upang sa ating pagtatapos, sa ating pagpag-uwi, tayo bagong din alam sa pangalan ng Panginoon. Lalo na pagtatapos, papalabihan ng Panginoon. Bless your name, bless your name. Salamat. Salamat, Panginoon. Ang laging sunda. Thank you, Jesus. Papurihan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sige po, napakala natin siya. Praise God! Hallelujah! Yung palakpak na may pagtatagumpay. Palakpak na tayo yung pinalaya ng Panginoon mula sa isang kaisipan, kaisipan na lupo. Pinalaya tayo ng Panginoon sa patagbiyaya niya sa iyo, kapatid. Sa patyan upang ikaw ay napuri sa kanya. Come on! Bibigay natin ang marapat na pagsamba sa Panginoon. Bigyan natin ang pagkalakpak, bigyan natin ang pagpupuri. Salamat, O God! Hallelujah! Sa'yo wala nang iba. Yes, salamat, O Diyos! Dapat ka, Panginoon. O Diyos, sa pagsamba. Salamat, Panginoon. Ang pag-ibig. Thank you, Lord. Sa iyo ibigay. Sa praise God, hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Salamat sa dakilang biyaya namin natanggap, Panginoon. Salamat sa mensahe, Panginoon, na iyong ipinarating sa amin. Salamat, O Diyos, nariyan ka upang natagpuin ang aming mga pangangailan. Salamat at pinalaya mo ang aming isipan namin ng damit, Panginoon. Thank you, Lord, for reviving us, for refreshing our minds, our hearts, our spirit. Thank you, Lord, for your spirit. Kami po, Panginoon, ay pinagtagumpay mo. At kami po, Diyos,
ay uwi sa amin po mga kanya-kanyang tahanan na taglayang kagalakan sa aming puso, taglayang pagtatagumpay, Panginoon. Maraming po salamat, O Diyos. We are expecting, Lord, for blessings. We're expecting, Lord, for your mighty move sa buhay namin. So po ang siyang patuloy na magpala, mag-ingat sa bawat isa, sa aming buong pamilya, sa lahat ng mga kapatiran, ang natatagan, kalakasan sa kanilang pananampalataya ay pagkakalog mo. Sa aming pong pag-uwi, sa aming pong pagtatapos, ang iyong pag-iingat ay isang sa amin, ang protection mo, Panginoon, sa punang aming buong pamilya. Pasangkapanin mo kami sa iyong gawain upang na-extend namin ang aming may tutulong sa bawat isa. Maraming pong salamat, ikaw din po magpala sa bawat kapatid, mga kaibigan namin nanood sa kanilang mga tahanan through Facebook live stream. Bless them and meet also their needs. Thank you, Lord. We give you all the glory in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Hallelujah. We are dismissed in Jesus' name. Batian po tayo sa pangalan ng Panginoon. Mapasa atin po ang kanyang biyaya. God bless po.